Tawasin nga. RPM, tsaka yung hanggang sa hanggang. 1, 2, 3. Limit na siya ng 97. So, hello mga boss. So, today paalis tayo. Papunta tayo ngayon dito sa isang shop dito sa E. Rodriguez. So, today mga boss, magpaparemap po tayo ng ating Honda Click 125. Nung isang araw po kasi, nagpa-spark plug reading po tayo. Then, yun nga na nakita po natin, ito po, nandito po sa video na lean ang ating spark plug reading. So may tatlo po yan, meron pong reach at may optimal. Yung reach po, gas kulang po sa hangin. Then yung optimal naman po, yun po talaga yung recommended. Parang ang kulay niya is brown. So pantay siya, gas at hangin. So yun po talaga ang ano. Ngayon ang sa tatlo, ang pinakadelikado po is yung lean. Yung puro hangin, kulang naman po sa gas. Kasi yung lean po, pwede pong mag-cause po yun ng pagkasira ng ating makina. So, delicates po. Kaya, hindi sapat yung reset. Kaya ngayon, magpaparemap na po tayo. So, ang first step talaga doon is magre-reset ka. Ngayon, kung ayaw, kung hindi magandang resulta, katulad nga nung nangyari dito sa atin na lean ang reading ng ating spark plug, eh yun nga po, yun na po yung nagtulak sa akin para magparemap. So aalamin natin kung safe ba ang remapping, kung ano mga pagbabago ng motor mo, kung may ibabalik, kung pwede ba siyang ibalik sa stock, tatagal po ba yung lifespan ng motor kapag pina-remap, or kung ano-ano pa na pwede nating itanong sa kanila. So papunta tayo ngayon doon. So tara guys, let's go. Limit na siya ng 97. So ayan mga boss, sinisetup na po ni Boss Brian. So bigyan ko lang din kayo ng basic idea sa mga gustong magparemap. Before that, introduce ko na din po pala itong shop na to, Moto Brothers. Located po sila dito sa E. Rodriguez. Nandiyan po yung link sa baba, then kung gusto nyo po silang puntahan, pwede nyo rin po silang i-search sa Waze. Marami po silang service na ino-offer. E-Tech ang pinopromote nila tulad ng CVT at pipe. Pero mayroon din silang ibang alternative. Makikita nyo lahat yan sa page nila. May sinabi sa akin si Sir Brian na soon may lalabas din daw silang engine oil ng E-Tech. So abangan natin yan sa Moto Brothers. Pero today, nandito tayo para sa remap. So ano nga ba yung remap? Ito ay proseso na pinapalitan o minomodify ang existing data ng ECU para palitan ng bagong software to deliver more optimized performance. So boss, ito yung mga pros once na nagparemapping kayo ng inyong ECU. Improve throttle response. Increase RPM limit. May dagdag na top speed. More horsepower. More torque. No backfire para sa mga nagpalit ng aftermarket pipe. Last is no delay. At yung cost ilagay ko na lang sa last part ng video mga bossing. So mayroon din ako mga itinanong kay Sir Brian regarding po dito sa remapping. Una, tinanong ko sa kanya yung about nga dun sa spark plug ko na lean. Then ang sagot niya,
Normal lang daw po kay Honda Click na mag-lean ang reading ng spark plug. Gawa nga daw po ng yun daw po talaga ang setting na nilagay ni Honda kasi para daw po sa fuel efficient. So pagdating doon sa part na yun, kung hindi ka naman daw laging high RPM, hindi naman daw magkakaproblema yung makina mo. Then tinanong ko rin kaya Sir Brian kung safe ba yung remap. Then according to him, safe naman daw po. Then papaano kung gusto ko nang ibalik sa stock? So kung ganun ng kung na-remap ka na, then gusto mong ibalik sa stock. So ang gagawin mo lang, babalik ka sa kanila, then ibabalik nila lahat sa default yung setting ng ECU mo. Then paano naman Sir Brian kung gusto kong palitan yung pipe ko? Babalik ko na sa stock. So pagdating do sa part na yon, wala na raw remapping na magaganap. Okay na daw yon. Then ang mga nire-repump nila kadalasan mga Honda motorcycle. Tulad ng PCX, Honda Click. Yun. Minsan meron din daw silang mga Yamaha rin. Tulad ng Aerox B1. Yun lang po yung mga nabanggit niya sa akin. So dito na tayo sa last part ng procedure na malalaman natin yung changes particular sa RPM. So let's go. 1, 2. Ayos. So ayan na nga mga boss, na remap na ni Moto Brothers ang ating Honda Click. So ngayon itatry naman natin siya. So nandito tayo ngayon sa kahabaan ng saan ba to? Basta papunta to ng SM Santa Mesa. Medyo maluwag naman. Hintayin natin mamaya pagka wala ng sasakyan. Tignan natin yung throttle response. Kasi sabi nung isang staff nila doon na umasikaso sa atin. Nakalimutan ko lang tanongin yung pangalan eh. Kasi medyo na sa dami ng numbers, sa dami ng ginagawa niya. Iniisip ko kung paano niya nagawa yun. Grabe ang galing. So yun. Hindi ko na tanong sa'yo. So, sa'yo, shoutout sa'yo, kuya. Ang dami nga sa akin mga tinuturo na kung paano nila ginagawa. Ang galing lang. So, parang sa dami ng number, sa dami ng ginawa niya, parang nakalimutan ko ng tanongin yung pangalan niya. So, babalikan ko na lang siya pagka may oras ako or napadaan ako. So, tara mga boss, try natin. So, ingat lang. 19. So 3 seconds 50 agad. Oh no. Grabe ang lakas. So ito yung isa sa mga hinighlight sa akin ni Bossing sa Moto Brothers. Yung throttle response na ibibigay sa'yo once na na-remap yung ECU mo. So kung gusto mo siyang ibalik sa dati, ibabalik lang daw niya sa default. So kailangan mo ulit bumalik dun para ipa-adjust sa kanila ulit. So make up your mind. Space. O dito, subukan na rin. Kaso dami sasakyan eh. Kaya dun sana tayo sa unahan. Agad 56 60 Sir, panalo to. 64 68 70 Grabe ang lakas. 74 78 80 Woo! Grabe ang lakas ng motor ko. Gago. So reminders lang mga bossing.
Reminders lang po na ang pagpapabilis ng motor is may kaakibat na responsibilidad yan. So hindi porket mabilis yung motor mo, isa bira ka na lang ng bira. So ang aking word of the day. So nabuo ko lang siya ngayon dito sa tapat ng Arellano University. Aanuhin mo ang mabilis na motor kung traffic naman. Diba? So until here na lang mga bossing. So babaybayin ko pa tong traffic dito. Bad timing. So sa lahat po ng sumama sa akin, maraming salamat po. Ingat po tayo lagi sa daan. God bless po. So ang mga cons na na-notice ko sa remapping is yung fuel consumption. Mapapansin nyo yan lalo na kung masyado ang nag-enjoy after remap. Ang solution dyan, of course, palitan mo lang boss yung riding style mo. Lalo na sa city drive. Ginawa ko, inantay ko mag-blink yung fuel indicator ko sa panel. Then, reset trip A. After 2 days, nag-check ako. May improvement naman before kasi nang remapping, 41 to 42 kilometers per liter ako. Ngayon po, ito na po siya. So, improving po. Second mga bossing, yung warranty ng motor. Hindi ako sure ah, pero baka may tendency na ma-void yung warranty kapag nalaman nila na nagpa-remap ka or pinagalong mo. Oh, no! So, ang solusyon na nakikita ko dyan is, huwag mo nalang sabihin sa kasa.